Hello, what's up mga ka-arbitero? Magandang araw po sa inyong lahat. Ayan po, nandito na naman ang inyong Kuya Rod, no? Para po mag-share ng konting kaalaman regarding po sa ating basketball officiating. Ayan, meron po akong nakitang pinost na video, no? At nais ko pong magbigay po ng konting opinion sa kanya pong nagawang video, no? Sa for educational purposes po ang nakalagay po doon sa kanyang video, no? So, dito po sa video na ito, tayo po I'm sure ay matututo, no? Meron po tayong makakadagdag po ito ng ating kaalaman sa ating paglalarong basketball at syempre po sa ating pag-officiate din po ng basketball. Ayan guys. So, guys, unang-una gusto ko pong pasalamat kay Sir Endo Villegas. Ayan, Sir, credit po sa inyo sa paggawa niyo po ng bidyong ito, no? Para po sa dagdag kaalaman po ng ating mga players, ng mga coaches at syempre po doon po sa ating mga ka-arbitero, yan, kapwa referees, ayan. So, shout out sa Sir Villegas, and God bless you po and your family. Ayan, so mga ka-arbitero, mga players and coaches, ayan, meron po tayong papanoorin video, at tayo po ay magbibigay ng isang opinion para po sa sitwasyon na ito, no? At may katanungan po siya rito na kung ito po ba ay legal or violation. Ayan po. So, sige po, guys, sa panoorin po natin saglit ang kanyang ginawang video at pagtapos po tayo po ay magbibigay ng ating konting opinion na po para makadagdag din po ng kaalaman para po sa lahat ng mga players and coaches na mahilig maglaro ng basketball. Okay guys, sige po, simulan na natin. Hello guys, for educational purpose only. Paki-comment lang ko sa iyo kung tama ba ang ginawa ng isang player. Imbis na patama niya sa mga player na nasa loob, ang ginawa niya ay sa referee niya pinatama, which is nasa loob din ng referee. Ayan guys, tingnan niyo mabuti. Oh. Oh, ayan guys, no, yung example niya, no, sa kanyang pasimula ng video. Sabi niya, panuri natin mabuti, sabi niya ang ginawa ng thrower in player ay pinatama yung bola kay referee, no? Tapos siya rin ang kukuha, no? So sige po, pag tingnan natin mabuti yung sitwasyon, yung play, para mas lalo po nating maunawaan, ano po? Siya din ang kumuha ng bola, di ba meron ganyan sa, ano, sa paglalabas sa inbound sa lalim, yung ginagawa sa NBA, di ba? Imbis na sa player, ang ginawa niya ay sa referee niya pinatama. Kasi nasa loob ang referee at siya din ang kumuha. Thank you guys. Pakicomment na lang po kung legal ba o violation ang ginawa ng player na yan. Ayan po mga guys, mga ka-arbitero, mga players and coaches. No? Tingnan natin mabuti na ang ating referee ay nasa loob po ng court, ano? Nung mag-throw in siya ng bola. So ang tanong niya po kung ito po ba ay legal or violation, no? Na ang bola binigay niya kay pinasa niya kay ref sa katawan pero si ref ay nasa loob ng court, ano? So yun po yung kanyang question kung legal po ba ito or violation. Sige po, pagpatuloy natin. For educational purpose only, guys. Thank you guys. Comment na lang guys para magkaunawaan, maintindihan natin lahat kung tama ba o mali ang ginawa ng isang player diyan, guys. Thank you. Ayan, no? So, nakita na po natin yung scenario na yon, no? Na yung isang player po ay magto-throw in, no? Tapos, ang ginawa niya, ipinasa niya or ipinatama kay referee yung bola. And then after, pumasok po siya at kinuha niya yung bola and then he goes for a layup, no? Okay. So, ang tanong po ay ito po ba ay legal, no? Sa ating rulings, no? Sa ating FIBA rules or ito po ba ay violation, no? So yan po yung kanyang question. So ang may bibigay ko pong opinion sa ganyan pong sitwasyon, no? Na base po sa ating guidelines, no, na FIBA rules, no? Yan po ay isang violation. Ano po? So, yan po ay violation na nakalagay, nakasulat po yan doon sa ating FIBA rules, no? So, ano po bang sinasabi ng FIBA rules natin, no? Yan po ay nakalagay doon po sa ating Article 17,
throw-in violations ng ating FIBA rules. Ano pong sabi doon? Sabi po doon sa Article 17.3.1, sabi doon, the player taking the throw-in shall not, ayan po, no? Bullet number 4, nalagay po doon, touch the ball on the court before it has touched another player. Yan po, sabi po, another player. Ulitin po natin, Article 17.3.1, bullet number 4. The player taking the throw-in shall not, yun, no? Kung yung naglalabas daw po ng bola or yung ating throw-in player ay hindi dapat gawin, no? Na dapat, ang nakalagay po dun sa ating bullet number 4 ay touch the ball on the court before it has touched another player. So, hindi niya pwedeng kunin yung bola ulit hanggat hindi po ito ay na-touch ng 9 players na nasa loob ng playing court. So, nakalagay po doon, no? So, hindi po nakalagay doon na it has touched the referee. Ano po, no? So, malinaw pong nakalagay doon sa ating rules na dapat player lang po. Player lang po ang pwede mong pwedeng makatouch ng bola sa loob ng court, no? Legally touch, kumbaga legally touch ng 9 players sa loob bago mo kunin ulit yung bola na kung ikaw man ang naglabas ng bola. So, yan po ay violation, no? Ang tawag po sa violation na yan ay throw-in violation. Ang referee po kasi is not a player, no? Okay po, alam naman po ng lahat yan eh, na ang referee po natin ay siya po hindi player. So, ang sabi po ng rules, dapat 9 players lang inside the court ang pwedeng mag-touch ng bola or pwedeng patamaan ng bola na para yung thrower in ay siya ulit ang pwedeng kumuha, na pwede niya ulit kunin yung bola. Pero pag pinatama mo po yan kay referee, yan po ay violation na. Okay po? So, ayan, medyo malinaw na po sa atin, no? Nakalagay po yan sa ating rulings, no? At, usually nakikita naman po natin sa mga game, pero bihira po natin makita na yan po ay ipinapatama sa referee kasi nga po yan po ay isang violation. So malinaw na po, pwede po yan sa player na sila po yung makakatouch ng bola, hindi po pwede kay referee na ipatama yung bola. So yan po ay isang violation. Okay po? So ayan mga guys, no, napaganda nung shinare ni Sir Endo Villegas na sitwasyon para po tayo ay matuto, no? Madagdagan po ang kaalaman natin bilang isang referee, bilang isang player, bilang isang coach. Yan, no? Ano po, lalong-lalo na po yung mga manonood natin. Usually kasi minsan alam ng coach, alam ng player, hindi alam ng manonood. At syempre po may mga comments na sinasabi na which is sometimes po hindi naman po talaga tama. So regarding sa sitwasyon nito, sa scenario nito, na ayan po, malinaw na nakalagay po sa ating Article 17, it is a throw-in violation na kapag ang throw-in player ay pinatama ang bola kay ref at siya rin po ang kukuha ng bola. Ayan po. Yan po ay isang violation, so turnover po yan. Okay po. So maraming salamat po mga guys at hopefully po ay nadagdagan po ang ating kaalaman regarding po sa ating paglalaro ng basketball at syempre po sa ating basketball officiating. Ayan, and credit po kay Sir Endo Villegas. Sir, maraming salamat po. I salute you and God bless you po at tunay nga po isa kang magiting na referee. Ayan. Maraming salamat po guys at God bless you all.